Yo, what's up po sa inyo guys, ano, at ayun nga po guys, no, update ko lang po kayo dun sa Higanteng Buhawi na galing Tumawini sa Bela po guys, no, kung saan dun po dumapo ang Higanteng Buhawi po guys, no, sa may barangay Lana, Tumawini sa Bela. Bago pa po yan, namataan din po siya nung June 5, no, sa may Gimba na Ybaisiya po guys, no, kaya let's go, panoorin po natin itong update ko sa inyo. Lilisan, lilis. Nay, may nay. Akala ko sunog kanina. Buhawi yan eh. Ayun nga po guys, no, natataranta o kinakabahan po ang mga residente po doon guys, no, na baka mapunta o lumapit po sa kabahayan po guys, no. Buti lamang po sa may taniman po siya na punta guys, no. So ayun po guys, namataan po siya sa may Gimba ni Ybaisiya. At bago po yan guys, sabihin ko lang po sa inyo, nakaka akala ko niya sunog. Nakakapanglambot, nakakapanghina, nakakapanghinayang, nakakadurog ng puso ang sinapit po ng ating single mom po, FW po. Makikita nyo po mamaya sa litrato po na pinost niya po sa Facebook na nakakadurog po talaga ng puso ang sinapit nila dahil nangyari po ang isang good. Lucky! Malaki na siya. Dito na titayan, pupunta rito. Wala ba? Doon na sabi. Sa tabi sa lugaran, baka masama man naman ako doon. Matara parang din doon, no? Ano yung lumalaki? Na. Ano yung lumalaki? Ano yung lumalaki? Ay no, lakas oh! Baka nakikita na ni tatay sa labas yan eh! Mama, ang laki na! Sa palayan! At ito na nga po ang malungkot guys na balita. Pagkatapos dumaan ng Higanteng Buhawi sa Isabela at Gimba ni Ybaisiya. Malungkot na balita naman ito na pinost ni Ma'am Sally sa Facebook. Bumuka ang lupa sa bundok na nadamay ang kabahayan ng mga residente doon sa may Stolibin Isabela po guys, sa may Benito Stolibin Isabela. Makikita nyo na lang po sa post niya na grabe, nagkabiyak-biyak ang mga kabahayan, nadamay, mga pinaghirapan nila, pundar niya bilang isang OFW. Nakakalungkot yun para sa isang OFW yung manggagawa natin na nagpapakahirap, nagpapakapagod para lang makakayod, may hiraw sa kahirapan, pero ayun ang nangyari sa kanila. Makikita na lang po natin mga metra, panoorin po natin ang litrato na pinost niya sa Facebook guys. Let's go. So yun na nga po guys, no, dito mo makikita, no, nangyari na hindi dapat sana mangyari sa isang hitlak lang. Yun, gumuho lahat ang mga pinaghirapan niya, napundar niya para lang makapagpatayo ng bahay, pero ito ang bumungad sa kanya at hindi niya pa nakikita ng personal. So yun guys, hindi lang siya maging ang kapitbahay niya,
At buti na lang walang nasaktan sa insidente na nangyari na to.